Yon, okay. Ted and Cha, we've been talking about blessings, ano? And si Lord talagang ang desire niya i-bless naman tayo. In fact, kahapon, na-settle na natin niya. Gusto niya tayong i-bless so that we can become a blessing. Kasi kung lahat ng tao blessed, magbe-bless na isa't isa, so this will be a better world to live. Tama po ba? Sabi ngayon sa Deuteronomy 28:12, si Lord daw po will open the heavens, okay? The storehouse of His bounty. Para daw ipadala yung rain on your land in season. And here's the purpose, ba't nga papaulanin? To bless all the work of your hands. Bubuksan daw niya, Ted and Cha, yung sisidlan ng ulan sa langit para madiligan daw yung ating pananim. Parang ang picture nga to, Ted, parang may angat dam siya na sobrang laki, no? Para daw diligan yung ating pananim. Agricultural po kasi yung kinabubuhay ng mga Israelita during that time. At kung kayo po hindi pa nagagawi sa Israel, wala po silang major source ng tubig. Nag-aabang lang sila ng ulan, saka yung mga natutunaw na yelo sa Mount Hebron para diligin yung kanilang mga pananim. Kumbaga, umaasa lang talaga sila sa Diyos. Yung ulan daw po yung didilig sa pananim. So, Ted, ang blessing ni Lord, ang premise, meron po tayong tinanim. Tama ba? Minsan kasi, Ted and Cha, dasal tayo ng dasal ng blessing. Eh, wala naman tayong tinanim. Parang gusto natin yung fruits, gusto natin yung harvest. Ang tanong ni Lord, nagtanim ka ba, anak? Share ko lang sa inyo to si Stephanie. Ano? I'm sure may picture dyan si Jerson na papakita sa inyo. Nagdadasal siya ng pang-tuition. Alam mo, Cha, nag-drive-thru kami sa isang fast food para sa BTS meal. Alam mo na yan. Okay? So, dito sa may karangalan, sa may kainta. Nakita namin tong bata. Pinitura namin. So, kumakaway-kaway siya, nakangiti siya. Nandun siya sa may drive-thru. So, talaga hindi mo siya mamimiss. Good day, sabi niya. And then, meron lang siya sinabi about sa tuition niya. Merong karton na nakasulat yung kanyang goal sa kung bakit siya nagbebenta ng kakanin para daw sa tuition. Yun yung seed na tinanim ng bata na to para daw siya mabless. And then, kami ngayon ni Grace, dahil si Grace maawain, eto na, bumili si Grace ng sa kakanin. E din nung pagkabili namin, sinara na yung pinto, nung medyo nakaisang kotse na kami lampas sa kanya, lumakas naman yung ulan, naku po. Lumakas yung ulan, di mababasa siya, wala namang bubong yung drive-thru. Ito naman si Grace, naawa. Bigyan ko raw ng payong, sabi Ted. Eh, nag-iisalay payong ko sa kotse, yung pang-golf umbrella pa. Alam niyo, malalaki, mahal. Sabi ko, baka pwede naman towel na lang, o baka sisilong siya. To make the long story short, napilitan ako, masunurin ako sa misis, binigyan ko ng payong, okay? Para tuloy-tuloy yung pagbebenta niya. Alam niyo po, nakakatuwa lang kasi minsan, dasal tayo ng dasal, pero are we doing something with the works of our hands? Sabi sa Bible, I will bless the works of your hands. Kaya ito po, as I end, talagang saludo ko rin kay Stephanie. Hindi ko alam kung ilan na benta niya noong araw na yon. Pero she did something para yung blessing hindi lang maghintay ng ayuda, tambay sa kanto, alas dos sa madaling araw and all. She is a great example to me, personally. The Lord spoke to me about, you know, working with our hands. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat kay Stephanie na magandang ehemplo na ang blessing mo requires also our participation. You will bless the works of our hands. Even si Adan, nung dinala mo sa garden, to mend it, to take care of it. Kaya Panginoon, dinadalangin lang namin ang mga kababayan na minsan, siguro may ilan na hingi ng hingi, pero walang ginagawa. Parang asa na asa sa gobyerno. Reklamo na reklamo sa gobyerno. Ayuda, ayuda, ayuda. Pero Lord, ang lalakas pa ng katawan. Siguro kailangan lang magsipag kami. Gumawa ng tamang pamamaraan kung paano kumita. Hindi ko sinasabing tamad sila. Pero Lord, minsan may mga ilan lang ako nakikita na talagang gusto lang ay ayuda ng gobyerno at ayaw kumilos. So Panginoon, tinadalangin lang namin na paulanin niyo po ng pagpapala sa mga taong mga uring manggagawa na naghihikahos araw-araw sa mga driver, magsasaka, Lord, kasambahay na nagtatrabaho ngayon. I-bless niyo po sila. Sampo na kanilang mga obligasyon sa buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, amen. Muli po we pray para po kay Brad Jeff, sa kanya pong pamilya, at sa lahat po ng mga lingkod ng simbahan na ngayon po nakikinig po sa aming programa, kay Pastor Joey Umali, at sa lahat din po, kagaya po ni Fatima Soriano, ang lahat po ng aming mga gabay sa aming panalampalataya, mahal na Panginoon, pagpalain niyo po sila. And keep them protected always against COVID-19. And today, Lord, thank you for reminding us na nasa Diyos, nasa inyo po ang awa, at nasa amin ang gawa. All of this, Lord, we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Brad Jeff. Thank you again.